Para makapag-land tayo ng client sa pagbubookkeeping natin, may mga bagay na dapat ay ginagawa tayo. At isa na dyan, yung i-ready natin yung sarili natin pagdating sa interview. So, sa video na to, i-discuss natin all about bookkeeping questions na madalas tinatanong during the interview. So, kung interested ka sa topic na to, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So, kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So, kung gusto mo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ko every week. Marami sa atin, ready na yung kanilang mga online profile. Nakaka-attract na ng mga client. Tapos, pagdating sa application, sa cover letter, pumapasa. Pero, pagdating sa interview stage ng application, bumabagsak na. Kasi, marami sa atin, hindi ready or hindi alam kung ano ba yung mga possible questions na pwedeng itanong sa kanila during the interview. So, ngayon, ginawa ko tong video na to para i-share sa inyo yung mga common questions na tinanong sa akin ng mga past clients ko, okay? And yung mga sasabihin ko sa video na to, eh hindi po sila magkakasunod-sunod and possible yung sinabi ko dito, eh hindi naman matatanong sa'yo in the future kung ma-interview ka, okay? Bago natin i-discuss yung mga questions na yon, isa sa tip na pwede kong ibigay bago ang interview or during the interview ay yung first 7 seconds na mag-meet kayo ni client sa CAM is napaka-importante kasi yung first 7 seconds na yun yung magbibigay sa kanya ng impression kung anong klase ng type ng personality meron ka, like type A person ka ba, okay? Para makapag-create ka ng good impression sa prospect client mo is to make sure na ready ka na before pa yung mag-call. Let's say 10 minutes before the call, dapat naka-ready ka na, natest mo na yung cam mo, natest mo na yung speaker mo, yung mic mo, nag-function ba ng mabuti para pag nag-join na yung client mo dun sa Zoom link or sa Skype man yan, ready na ang lahat, okay? And don't forget to smile. Okay, pinaka-common interview questions na na-experience ko sa bookkeeper application ko is yung tell me something about yourself. Yes, kahit sa bookkeeper, tinatanong din yan, tell me something about yourself. Okay, kung hindi ka pa familiar sa tanong na yon or first time mo na mag-a-apply sa mga job, possible na hindi ka pa masyado familiar sa tell me something about yourself. So, gumawa ako ng video about dyan. Kung hindi mo pa napapanood, yung link ay nasa description ng video na to. So, make sure to watch that video para meron ka ng idea, okay? So, dun sa video na yon, diniscuss ko ano-ano ba yung mga dapat mong sinasabi kapag tinanong yung tell me something about yourself. Ano yung mga bagay na hindi mo rin dapat sinasabi kapag tinanong sa'yo yung question na tell me something about yourself, okay? The next question is, what is your relevant experience on this role? So, ano daw yung experience na meron ka related dito sa ina-applyan mong position? So, ang tinatanong dito is yung mga experience mo. Kung meron kang past experience related sa bookkeeping, so, dapat mo yung elaborate sa kanya and explain ng maganda, okay? Hey, Kaji, paano yun? Wala pa akong experience, as in, walang-wala pa. Paano kung sasagutin yung what is your relevant experience on this role? Wala akong masasagot. Meron technique dyan, okay? So, kailangan mo lang patunayan dun sa prospect mo na kahit wala kang experience, eh karapat-dapat ka para dun sa position na you can deliver the result that he or she is looking for. Ang tinanong naman kasi sa'yo yung question na yun, hindi lang yun nag-focus sa experience mo or sa job experience mo, work experience, hindi lang yun dun, okay? So, pwede kang mag-isip ng ibang bagay na sa tingin mo related dun sa ina-applyan mo kung paano ka makaka-help dun sa business, okay? So, pag sinabing, what is your related experience, hindi lang siya nag-focus sa
mismong job. You can give some example na halimbawa, nag-take ka ng online course para ma-improve yung iyong skills sa pag-bookkeeping, naka-handle ka ng mga actual cases, or something like that, okay? Next question is, what accounting software or system have you utilized? So, ano ba yung accounting software na familiar ka na nagamit mo na before? Previous work man yan o kaya sa online course na na-attendan mo, okay? So, ano-ano ba yung mga accounting software na madalas ginagamit ng mga client natin? So, siguro familiar na kayo doon kasi madalas ko silang binabanggit dito sa vlog ni Kaji, dito sa channel ni Kaji. Sila si QuickBooks, si Xero, and si Wave. So, sila yung common na software na ginagamit ng mga client natin. Depende yan sa location ng mga client natin, okay? Make sure na kapag sinasagot mo yung question na yun, maging confident ka sa sarili mo na kayang-kaya mong gamitin yung mga software na yun. Kasi minsan kapag hindi mo alam yung software na ginagamit at ang hinahanap ni client ay experience at ayaw niya nang magturo, then kung ipapakita mo sa kanya na hindi ka confident na gamitin yung mga software na yun, for sure, hindi ka ma-hire, okay? Guys, and maganda rin na bago ka mag-apply sa mga job, i-train mo na yung sarili mo na gumamit ng mga software na yun. Kasi mas maganda yung meron ka ng mapapakita na may skills kang ganito kesa sa wala. Okay? Kasi yung iba talaga, wala ng time para magturo. And guys, karamihan sa mga job posts, marami ang naghahanap ng experience kesa sa walang experience. Okay? So, nagda-doubt ka na, ay, hindi ako ma-hire kasi wala akong experience. Ang magandang solusyon dyan is, practice kang gamitin yung mga software na yun. Yung Xero, QuickBooks, you can try them for free. So, pwede mo silang gamitin nang wala kang binabayaran for 30 days. So, pwede mo yung gawin para mas matrain mo yung sarili mo. Okay? And then, kabisaduhin mo yung software na yun para kapag in-interview ka, confident ka na kayang-kaya mong gamitin yung mga software na yun. And of course, kapag tinanong ka din kung anong accounting software ang nagamit mo ng before, tatanungin ka rin ni client mo ng what accounting software do you prefer? Ano daw yung accounting software na mas gusto mong gamitin? Ako, madalas akong tinatanong ng mga client niyan at ang lagi kong sinasagot ay, alam nyo na, Xero. Pero maganda rin ang QuickBooks. So, kapag pagkukumparahin ko yung dalawa, mas gusto ko si Xero kaysa kay QuickBooks. Pero yung ibang bookkeeper, mas gusto nila si QuickBooks kaysa kay Xero. Kasi minsan, pag sobrang busy ni prospect client mo, mas pipiliin niya din yung software na, lalo na kung mag-set up pa lang ng account, mas pipiliin niya yung software na magaling ka or expert ka kaysa dun sa software na hindi ka ganun ka confident gamitin. Okay? Minsan, tinatanong din nila ko, how long have you been doing bookkeeping? So, ayun, isa din yun sa possible question na itanong sa inyo. Kung may experience ka, then may maisasagot ka. Pero kung wala kang experience, wala ka pa masyadong ma-share sa client mo. Pero may technique dyan. Paano mo siya mapapa-oo kahit wala kang experience? Okay? Kung ano yung technique na yun, narko ko siya sa mga nag-enroll sa bookkeeping course ni Kaji and nagamit nila sa kanilang interview and na-hire sila. Isa rin sa question na tinatanong ng mga client natin is ano ba yung expertise mo pagdating sa industry? So, meron tayong iba't ibang klase ng industry. E-commerce industry, construction industry, dropshipping, real estate. So, marami yan. Okay? So, make sure na meron kang specific niche kung saan expert ka dapat, okay? So, yun yung mga common question na tinatanong during the interview. Uulitin ko, hindi lahat yun ay pwedeng itanong sa inyo. So, binigyan ko lang kayo ng idea yung mga na-experience ko na before, okay? At hindi lahat yan ay itatanong sa isang job interview. So, nanggaling yung mga question na yun sa iba't ibang prospect clients na nakausap ko before. Guys, para makapasa kayo sa interview, dapat prepare na prepare kayo. Mag-research kayo about the company. Mag-research kayo about sa possible questions na tinatanong sa mga interview question. Kailangan prepare ka yung mic mo, yung camera mo, yung speaker mo. And syempre, dapat ready rin yung room na gagamitin mo. Dapat walang medyong maingay.
para mukha pa ding professional. So sana nagustuhan mo ang video na to, and if you want to know more about bookkeeping questions na itinatanong sa interview, just comment down below and gagawa tayo ng next video about it. Okay? See you! Bye!